sa iba pang ulat, kasabay ng panahon ng Kapaskuhan, nangaruling ang grupong Ecowaste Coalition sa Divisoria. Ito ay upang manawagan sa publiko na huwag gumamit ng plastic at gawing zero waste ang magiging pagdiriwang ng Pasko. May ulat tukol dito si Karen Garucha. Tuwing ipinagdiriwang ang panahon ng Kapaskuhan, nagiging problema ng bansa ang mga basurang naiiwan sa mga lansangan. Kaliwat kanan kasi ang pagbili ng mga ipang-Noche Buena at pangregalo na ang kadalasang pinaglalagyan nito ay plastic at non-biodegradable materials. Kaya ang environmental group na Ecowaste Coalition, sinimulan na ang pangangaruling sa publiko bilang paghiling na sana'y gawing waste-free ang pagdiriwang ng Kapaskuhan. Pagkatapos ng Christmas, talagang katambak na basura, kadalasan itong mga basura, ito yung bumabara sa ating mga kanal, tapos kapag may bagyo, di mas lalo niyang pinapalala yung baha, di ba? Ayon sa grupo, pangkaraniwan kasi sa mga pamilihan tulad ng Divisoria na kukuha ang malaking porsyento ng basura kada taon. Dagdag pa nila, sa halip na muling bumili ng mga pang-design sa bahay, i-recycle na lamang ang mga dating pang-Christmas decor. Maaari rin gamitin pambalot ng mga biniling regalo ang mga lumang magazine at dyaryo pamalit sa mga gift wrappers. Mas nakatipid ka na, nakatulong ka pa sa kalikasan. Mas maganda kung yung mga bibili natin ay made ng mga recyclable materials o di kaya yung mga made into local mo, yung mga organic fruits natin, yung mga kakanin, ganyan. O di kaya yung mga gawa dito sa atin para at least mapopromote pa natin yung local economy. Baka pwede natin mag-do it your own na lang tayo na Christmas cards, di ba? So it's the thought that counts ka eh. Panawagan ng grupong Ecowaste Coalition gawing zero waste free ang darating na Kapaskuhan. Ito ay sa pamamagitan ng paggamit ng mga reusable bags sulod ng eco bags at bayong kaysa plastic. Ang ilan sa ating mga kababayan mas pinipili na rin gumamit ng mga recycled bags kaysa sa mga plastic bags sa pamimili. Maganda kasi lagay, hindi madali mabasa eh. Recyclable. Maganda rin siya. Hindi siya madali masira. Maganda siya kasi kaysa sa plastic. Kasi yung plastic nagbabara sa mga drainage. Kaya ang pinili nila, mga saco bag, eco bag, ganun. Samantala, paalala ng Ecowaste, mas mainam na ipagdiwang ang Pasko sa simpleng paraan kaysa sa paggastos ng malaki na magdudulot ng malaking aksaya sa pera at kagamitan. Yung first Christmas, napakasimple, di ba? Nasa sabsaban lang ang ating Panginoon. So sana this time, yung ating pag-celebrate ay maging kahaling tulad sa unang Pasko. Total, ang diwa naman ng Pasko ay pagbibigayan. So let this be a symbol ng pagbibigay sa ating kapwa at sa ating kalikasan. Ako ang inyong kaibigan, Karen Garucha, para sa News Live.